Comment kayo guys para alam ko na tao yung nanonood sa akin. Baka mamaya ibang ano na yan. Spirito lang pala yan. So, huwag nyo akong takutin guys. And hopefully naririnig ninyo. Hello sa isang million viewers natin. Nag-iisa na lang. Hello sa 8 million viewers natin. Sabi ni Angel Mind Simon, may iba yun, kaya nanlalamig. Siguro nga, diba? Hindi man sa kung maglalamig yung relasyon nyo kung walang iba talaga. Diba? Alam-alam ni Angel, ha? Meron siguro yung ano, ha? May karanasan. Hello sa 8 million viewers natin. So, ayun, magpa-play muna tayo ng song. Baka batuin niya ako. So, ayan. Paramihan, guys, ha? Magpa-play ako ng limang song. So, kailangan... May paunahan na maka 3 points. So, ayan. And then, Sunday ko i-announce kung sino mananalo. Tama, dahil nagsawa. Sabi ni Ate Gian, dahil nagsawa na. So, posible din ganun, di ba? Kapag naglalamig yung relasyon, may mga posibilidad na ganyan. Angel, my Simon, relate ako dyan. So, ayan. Kaya nga pag-uusapan natin. Kasi minsan, yung mga mabigat na nararamdaman natin, mas okay talaga na... nilalabas natin. Ano ba talaga? Na nilalabas natin kung ano man nararamdaman natin. So, ayan guys. And, syempre, comment na kayo para makarelate din yung iba. So, ano sino pa dyan sasagot bakit daw nanlalamig yung relasyon? Ano yung mga dahilan natin dyan? Yung una na dyan is kasi may iba na siya. And then, dahil nagsawa na. So, may dagdag pa. Sabi ni Ate Gian, hindi po, iniwan niya din ako. Ayos lang iiwan kasi, basta dala mo yung pamasahe mo. So, ayan. Kaya, lagi niyo dadalhin yung wallet niyo para kahit iwanan kayo, may pamasahe kayo pa uwi. Ay, iba pa yon. Iba ba yung inaano ko? Literal na iwanan ba yan, guys? Sabi ni Angel Mind Simon, or di ka na niya mahal. Tama. Mga pasilidad talaga na ano. Sabi ni Romed Love, walang iba minsan lang kasi yun lang din ang gusto nilang pakita. Meron ba ganun? Pag mahal mo isang tao, dapat mag-todo effort ka. Dapat paramdam mo na talagang mahal mo siya. Para hindi siya magduda na may iba ka. Like me na walang iba pero nanalamig. Hindi kasi. Yun nga talaga guys. Kasi kapag hindi kayo masaya sa isang relasyon, talagang manlalamig na. And meron talagang rason yan kung bakit nanlalamig na at bakit hindi na kayo masaya. Diba? Baka may natitipuan ka na dyan, Romed. Kaya nagiging ano ka na, nagiging malamig ka na sa partner mo. And eto kasi minsan na yung mga ano natin guys. Minsan kasi minamadali natin, pag nakita natin isang tao, gusto niya natin. And gusto na din natin siyang maging kapartner natin. So minsan dyan na, parang dyan yung relasyon na nagsisimula ang manlamig. Kasi syempre hindi nyo pa nakilala yung isa't isa. And then nag-go na kayo talaga na, kasi dahil lang sa gusto nyo. Eh, paano kung yung ex mo gusto ka pa, pero may iba na siya? Ang labo naman, sis. Ah, so, ibig mong sabihin, so may ex ka, gusto ka pa ng ex mo, pero meron na siya. Pero pag ganun, sis, huwag ka nang sumali dyan. Kasi meron na siyang iba. Hindi naman pwede na sabihan ka niyang gusto ka niya, and then, alam mo naman na may iba siya, and papasok ka pa rin. Kimberly pa shoutout. So, ayan, shoutout sa'yo, Kimberly. Romed Love, paano kung nag-effort ka na kaso baliwala? Ibig sabihin lang noon talaga na hindi ka niya mahal. Wala naman basta hindi lang masaya. Asus! Pwede bang hindi ka magiging masaya sa iyong relasyon na walang dahilan, guys? Hindi mo pinasok ang isang relasyon kung wala lang yan.
May rason talaga yan kung bakit nangyayari yung isang bagay. So, yan. Hello sa 6 million viewers natin. O, nagdagdag ng isa. So, 7 million na tayo. Ambisyosa. Edit itong live natin, guys. Abangan nyo sa channel ko kasi re-replay ko to sa channel ko. Hindi ko maintindihan yung pangalan siya kasi ano ba yan? Korean ba yan? Formal ba nakikipag-break siya through text at wala man na explanation kung bakit ayaw na niya? Pag ganun si Cindy siya formal kasi walang pag-uusap na nangyayari. And dahil siguro, hindi niya siguro masabi ng harapan sa'yo kaya tinext niya na lang sa'yo. And alam mo na kung may, kung anong rason yan, guys. Kasi kapag base lang sa text o ano, talaga hindi ayaw niyang... Or siguro guilty siya sa ginawa niya. Siguro may ginawa siyang mali. Kaya ayaw niyang sabihin sa'yo ng diretsa o ayaw niya na sabihin ng harap-harapan. So, ayan. And sana lang nasagot yung mga tanong niyo, guys. So, ayan. Pagpasensya niyo, minsan buyoy ako. So, ayan. Sabi ni Romed Love, sa clap naman nun Gian para sa ex-live-in ko na less than 6 years. Yan nga kasi minsan, guys, diba? Kahit gano'n tayo katagal, minsan talaga yung pagmamahala natin. Hindi talaga may iwasan na merong mga problema. So, minsan yan ang cause kung bakit nanlalamig yung mga partner natin. Kimberly, di ka masaya kasi ang atensyon mo sa iba. Yun! Tama. Di ka masaya kasi talagang may, meron sigurong meron kang natitipuan o meron kang gustong kausapin or meron na nag-aagaw ng atensyon mo. Wrong with love kasi nga baliwala effort mo. Anong klaseng effort yung ginawa mo? Bakit baliwala? Baka naman talaga hindi ka nag-effort. So, parang inaisip mo na lang na todo effort ka na. Minsan kasi guys, may effort na hindi sapat. Hi, Code, John. Nudge. So, ayan, sorry. GB from Bacolod. Ay, taga Bacolod din pala ako. So, ayan. Hello, GB. Shout out sa'yo. Ate Gian, sabi ni Ate Gian, yun nga lang po. Sinabi niya na mahal pa niya ako. Nagpapaantay siya 1 year as a wine daw niya ako. Luko tong ex ko. Huwag ka na magpauto, sis. Please lang, huwag ka na magpauto. 'Di ba, 1 year ang daming mangyayari niyan, may makikilala ka pang iba. So huwag ka magantay. Antayin mo na lang talaga yung tadhana na talaga yung mag-aano sa inyo. Kasi kung kayo talaga kahit na ilang taon, ilang years kayong hindi magkita, walang communication, kung talagang kayong para sa isa't isa, magtatagpo kayo. Sabi ni Romed Love, Kimberly, wala namang atensyon sa iba. Siguro sa effort ko, bali wala. Kaya hindi ko naging masaya. Hindi na ako naging masaya. So, ano bang klaseng effort yan, Romed? Para maintindihan namin kung bakit hindi niya, ano? Or talaga manhid lang talaga siya. Sabi ni GB, going to 15 years kasi no breakup, walang away, tapos text ka lang na sorry, oh my God. Yun ang pinakamasakit. For 15 years, yun lang makukuha mong sagot. So, sorry lang. Siguro, meron kasi tayong guys, ano ba yan? Baka sabihin nyo naman nag-aano ko dito. Meron kasi tayong mga ano na minsan na kaya tayo nagtatagal kasi parang minsan may awa tayo sa partner natin na kahit na gusto natin ang hiwalayan na, pero dahil na sa parang ramdam mo naman na mahal mo siya, kaya hindi mo siya maiwan-iwan. So, dyan tayo nagtatagal. And syempre, pag hindi mo na kaya at may meron na nakahanap na siyang iba, so, ayun na lang. So, ayun na lang. Wala na masabi. Wow naman, effort ko, hindi pa ba sapat? So, Romed Love, hindi pa kayo na gano'n? Hindi pa kayo nagkita talaga? In person? Bali, LDR lang kayo? Yung pinakamasakit talaga, yung matagal na kayo, tapos naghihiwalay pa kayo. So, talagang napatunayan na walang forever. So, ganun. Ganun. So, 15 years, Diyos ko. Ate Gian, ayos sana all. Galing mag-advise. Thank you, Admin. Hindi ko nga alam, guys, kung matutulungan ko kayo. Siya, less siya, dapat mag-effort, pero hindi ako lang. Oh, so yung lesbian pala yung ano, guys. Alam mo kasi, pag ikaw nag-effort, meron kasi mga tao na
kapag alam niyang gusto mo siya, so parang nagpapa-hard to get siya. Yung parang nasa isip niya na, ay, hindi niya ako iiwan, so bahala siya sa kung anong gawin niya. Kasi alam niyang mahal na mahal mo siya. Try mong iwasan, sis. Try mong hayaan siya kung ano tayo, para ma-realize niya yung worth it mo. So, ilan sa 6 million viewers natin? Comment lang kayo, guys, ha. Sabi ni JB, may possibility ba na ma-realize niya na binitawan niya ako? Meron niya, guys. Pero, syempre, depende din yan. Kasi minsan, kapag hindi ka naman talaga todo effort, parang binaliwala mo rin siya, syempre, hindi niya ma-realize yan. Pero, sa akin lang, guys, ha, para sa akin kasi, ako, pag ako, gusto ko ibigay lahat. Para kung sakaling hindi mo mag-work, bahala na siya at is ginawa ko yung part ko. Hindi ako magsisisi kung hindi mo kami mag-work. Diba? Kasalanan niya na yan. Yung problema na sa kanya na. Sa partner niyo na. So, ayan. Jai Jai Silong, ang ganda mo. Diyos ko, Lord. Baka sabi mo, laki ng mata ko. Hi, Jai Jai Silong. So, shout out sa'yo. Hello sa 8 million viewers natin dyan. Guys, abangan yung replay nito, ah, nasa YouTube. So, ayan, yung channel ko, bisitahin nyo na lang. Hi, Gwen! So, ayan. Usapang ex na, ano? Usapang ex na ba to? Hello sa 7 million viewers natin. So, comment na kayo, guys, para alam ko naman na tao yung nanonood sa akin. And sana lang sa lahat ng mga nag-comment, so nasagot ko yung mga gusto nyong kunin na sagot. May oras pa ba tayo? So hanggang 11 PM tayo, guys. And then bukas ulit. So para hindi tayo mawala ng topic. So wag nating haba-habain masyado. So ay, ano muna tayo? So break time muna tayo. So magpa-play tayo ng song. Hi Kimberly, shoutout sa'yo. Mag-play muna tayo ng song, guys. 15 seconds. So, ayan. Hulaan nyo yung title natin. Nasa huli ang pagsisitama. So, Ate Gian, kailan pag alam mo na sa sarili mo na ginawa mo ng lahat tapos para sa kanya wala pa, tumigil ka na. Kasi at least alam mo sa sarili mo na ginawa mong part mo na para mag-ayos yung relasyon ninyo. So, kung meron mang hindi man mag-work pero nagawa mo na yung lahat, yung parang sa tingin mo parang sumobra na nga. So, ang problema nasa kanya na. Diba? Huwag tayo mahinayang sa taong iniiwanan tayo, guys. Kasi marami pang darating na tao para sa atin. At parang deserving talaga para sa atin. So, ayan. Hi sa team. 10 million viewers natin. Sabi ni Krish Sulena, so ulit-ulit, sana all may nakalaan. Lahat naman tayo, baby, may nakalaan para sa atin. So, nasa sa atin na yan kung marunong tayong mag-antay. Kasi minsan kasi sa pagmamadalita natin, yung parang naghahanap tayo. So, sa maling tao tayo napupunta. Kaya, yung dapat na sana na tamang tao para sa atin, hindi natin nakikita. So, till next time, guys. Until my next vlog. So, and bye-bye. See ya and good night. Bukas ulit. Bye!